worship is to bring the total man to a place of total worship. Worship is an overflow of our love to our God, and worship is intimate that it brings us closer to the heart of God. Becoming a worshiper is a privilege. Ito po'y pribilehyo na hindi naman ibinibigay sa lahat ng miyembro. Napakahalaga na you are obedient and you are submissive and you are ready to be a team player. Kaya ho bilang mga worshipers, hindi sapat na marunong tayong umawit, hindi sapat na tayo marunong tumugtog, hindi sapat na tayo po'y marunong sumayaw. We have to build strong spiritual life. True worship is based on the truth of God's Word and inspired by the anointing of the Holy Spirit. God wants us to develop that intimate relationship with Him. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. On and off the stage, please be a worshiper. So, si David, gusto kong sabihin, he's not the tallest, he's not the strongest, he's not even the first choice. He's not the smartest. But listen, he's a worshiper. If you are a worshiper, if you are a kan, or maybe a dancer, be ready for correction. Ang tools lang po dapat that we're using to reach intimacy is the Word of God. Eh? We have to base our worship on the Word of God. Listen, be ready to learn new things and be ready to unlearn the things that have been done before. We have a culture in our church, pero hindi rin po tayo nalalak. We adapt, but not forgetting what pulpit we are standing on. We do need to always think of how can I help the church? How can I help my pastors? Iba yung nagpi-play lang ng instrument, iba yung sumasamba habang nagpi-play ng instrument. So our worship team should have that kind of increasing awareness because it's the Lord who looks past beyond our voice, past beyond the tune of the instruments. He looks straight into the heart. It is what you do with your talent, with your gifts, and your time that is worship. Pastor, saan po pa ako po kayo ngayon? Ang mga bagong generation of worshiper, I'm sharing to you what is worship, and that is surrender to God. Sumasaya at kumakanta, o kay saya at kay ganda.
palakpak ninyo kamay. 1, 2, 3! The Spirit. Sheka makanda rama baba shande, sharama baba kandu rashe yoraba hori bukutu, sharama kade shira baba hande. Fill us with your power. Fill our hearts and mouth with praise. Gaya ng mga ibon na laging gaya ng mga alon, walang gaya ng mga agat na di matutuyo at magwawakas.
kapatid. Sa lahat ng ito, ang tanging tugon ko ay awitan ka at mahalin. At lagi sa lahat ng ito, sa lahat ng ito, ang tanging tugon ng aking puso sa hapong ito ay awitan ka at mahalin. At laging sambahin, sabay-sabay, gaya ng mga ibon na laging umaawit sa'yo, gaya ng mga alon, walang humpay ang awit ko, gaya ng mga daga na di matutuyo at magwawagas. Ang alay kong pagsamba sa'yo, kami akayin ngayong hapon, kami akayin. At iyong I wanna hear the people of God hanggang sa mahinang tinig, bibigyan ko po kayo ng ilang saglit to get connected with God in prayer. Ihilingin ko pong ipanalangin nyo ang inyong churches kung saan po kayo nanggaling. Ihilingin ko pong panalangin nyo ang inyong mga pastor. Let there be a press in feeling power of prayer and intercession. Anoint their lips to pray and intercede like never before. Oh, let the fire of heaven come down and consume the spirit to pray. Pakipalakpakan po natin ang Panginoon. Allow me to pray, Father. Allow me to deliver the message that you place in my heart, not with enticing words of man's wisdom, but only by the power of your spirit. Hide me under the shadow of your wings. Hide me, Lord. Hide me. Hide me in your cross, Lord. Let them see Jesus more and more and feel your Holy Spirit as I deliver your message. Bless the message and the messenger. Minister to all the people who are connected here today. This we ask and pray in Jesus' name, and everyone will say and agree, amen, amen, and amen. Gandang hapon po. Makakaupo na po tayo. Allow me to go straight to the sharing of God's word. When I received the invitation, natanggap ko po yung invitation mga I think 2 months ago, I started to seek the heart of God. Natutuwa ako because I was asked to talk and focus more on the topic spiritual worship. Pagkasabi po, spiritual worship. Ito po ay based on Romans 12, 1 and 2. I appeal to you therefore, brothers, sa ibang salin, New King James yata, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your
spiritual worship sa ibang salin, reasonable worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds so that you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So my short message for today po ay is about spiritual worship, our spiritual act of worship. But mamaya po dadaanan din natin yung paano tayo we stand firm as a worshiper. So mapapansin po natin, magsisimula muna po ako dun sa context and background. Puntahan natin Romans 12, overview, bago tayo mag-interpret. Pagpasensyahan niyo po si Pastor Joey. Kasi mahirap pong tumbukin ko yung topic eh, nang hindi ko dinaanan muna yung tulay para maintindihan ko yung Romans 12. Yung Romans 12, Paul switches because from chapter 1 hanggang chapter 11, ang teaching niya is about theology. There's so much argument. Ang dami niyang pagpapaliwanag. But this time, nagbago na si Pablo matapos niyang awitin yung doxology ng kabutihan at habag ng Diyos. Nag-switch po siya from theological to practical. From the presentation of the gospel to how shall we live in faith. Ngayong naligtas ka na, tingin po kay pastor, ang sabi ni Pablo, paano ka mabubuhay? Ayun. Kaya pinasok ngayong Romans chapter 12. At sinasabi ni Pablo na he pleads with them na ang sabi ni Pablo, kung gusto niyong magkaroon ng impact ang inyong buhay sa mundong inyong ginagalawan, ang unang-unang dapat ninyong gawin ay gawin niyong totoo ang inyong pananampalataya. Gawin niyong totoo ang inyong paglakad at paglilingkod. Makita ng mga tao sa inyong paligid ng inyong pananampalataya ay totoo. Tingin po kay saglit kay Pastor Joey. Para magkaroon ng impact ang ating paglilingkod at buhay, dapat makita nilang buhay at totoo ang ating pananampalataya. Magsimula po tayo, the elements of the appeal. Let's talk about the appeal of Apostle Paul in verse 1. The elements of the appeal, yun po yung outline. First to whom he made it. Sino ba ang kausap ni Pablo? He spoke to his readers as brethren. So ang kausap ni Pablo ay mga Kristiyano. It is an exhortation to those who are already saved. Mga Kristiyano na sila eh. Pangalawa, mabilis lang po ito. Pansinin niyo po yung salitang, I beseech you therefore, brethren, by the mercies. Hindi po mercy ha. Plural, Marlon. Mercies. Bakit plural? Mercies of God. Sapagkat lahat po ng tinanggap natin galing sa Diyos ay sa Kanyang mayamang habag. Ang salvation niyo ba, habag lang ng Diyos? Somebody say amen. Ang inyong kapatawaran, ang inyong pagkatawag, yung anointing na ibinigay ng Diyos sa inyo as a worship leader sa pagtuntog ng mga instrumento, is that mercy of God? Tinatanaw niyo po bang gano'n ang inyong buhay, ang lahat ng mayroon ako ay biyaya ng Diyos? The ministry that you have today, your ability to sing, your ability to lead people to worship is all about the mercies of the Lord. Yun po yung mercy. He is referring to everything that God has given us. Naalala ko po yung isang batang gutom na gutom, yung kapatid, sabi niya, pantayan mo ako. Aakyatin ko yung puno ng bayabas. 2 days na sinang hindi ko makain eh. At umakyat po yung bata. At habang umaakyat, nagulat siya, may pumupukpok ng puno. Sabi niya, baba siya yan! Takot na takot po yung bata. At nung bumaba, sabi niya, bakit mo ninanakaw ang bunga ng mga bayabas? Umiyak po yung bata. 2 araw na po kami hindi kumakain. Sabi niya, ganun ba? Umakyat ka uli. Kuhanin lahat ng bunga at umuwi ka na. And that is mercy. Ano pong ibig sabihin? We don't deserve anything. But God gave us mercy. And because of that, we are all saved by grace. Give the Lord a mighty hand of praise. Somebody shout, hallelujah! Louder, hallelujah! It's grace of God. Tingnan niyo po yung katabi mo, paalala mo lang, produkto ka ng mayamang biyaya ng Diyos.
Huwag mong kalilimutan yan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Baka makalimutan natin. Yung mga taong naintindihan nila yung mayamang biyaya ng Diyos, hindi sila mapagkunwaring sumamba. They worship with all of passion, with all sincerity, because they know even their ability to stand before the Holy God is purely by the grace of God. They can only stand before this Holy God because Jesus shed His blood for Him. We are not worthy. The third, I want you to notice in what manner Paul made this appeal. I beseech you. Inaamuki ko kayo, nakikiusap ako. Sa Tagalog, namamanhik ako sa inyo. Parang sinasabi ni Pablo, matapos kang iligtas ng Panginoon, having received God's free and gracious salvation. Tingin po kay Pastor, mabilis lang. It is your responsibility, my responsibility to live a righteous life and voluntarily offer your life to God. Yun lang kaya mong gawin. Sabi ni Pablo, ang pwede mo lang gawin sa buhay mo na ligtas ng Panginoon ay ihandog mo sa Kanya. Yun lang. Now, punta po tayo sa talagang topic. Lahat ng yun ay introduction. Para madali nating maunawaan, kasi the topic is spiritual worship or act of worship. Ang alam nating worship, we keep on singing. You play the drums, you play the organs, and I sing. But today, pag-uusapan natin, sisilipin natin yung worship na ang tawag dito ni Pablo ay spiritual act of worship. Ano sinasabi ni Pablo patungkol dyan? What is this spiritual act of worship? Simulan na po natin. Number one, spiritual act of worship, makikita nyo na sinabi niya yung salitang present your bodies as a sacrifice to God. Nasaan yung worship? Ang totoong pagsamba kapag iniaalay mo na ang buong buhay mo sa Diyos, and that is worship. Pastor, hindi lang dito binanggit ni Pablo po yan para mas interpret natin na maganda. Sa Romans 6, verse 13, binanggit po ni Paul yun eh. Do not offer, ayun, the parts of your body to sin as instrument of wickedness, but rather offer. Dalawang beses po ginamit yung word na offer. Yung isa ay negative, yung isa ay positive. Do not offer any part of yourself to sin. So yun po yung kapahayagan. Huwag mong ihandog. Sa Tagalog, huwag mong ipagamit ang anumang bahagi ng iyong pagkatao, katawan, sa kasamaan. But rather, mas mabuting ialay mo ang iyong sarili para gamitin sa kaluwalhatian at kaluguran ng Diyos. Tingin po kayo, ano yung spiritual act of worship? Ano yung ginagawa mo sa iyong katawan? Sa iyong buhay? That is spiritual act of worship. The word present, ito po ay term sa lumang tipan, a technical term about sacrifice. Pag sinabing sacrifice, you place that animal in the Old Testament in the altar. So the word present, this is a language of worship in the Old Testament. Pero binago ni Pablo. Ginawa niyang living sacrifice. Pakisabi po, living sacrifice. Ang mga Hudyo, alam nilang sacrifice na ihandog patay. Pero ngayon iba na, sabi ni Pablo, ang ihandog niyo ay inyong buhay. Buhay na handog at kalugod-lugod sa Diyos. Silipin natin sa lumang tipan, yung unang word ng worship, a perfect example of surrendering your life to God as worship. Saan binanggit ang unang word ng worship sa Bible? Genesis 22 verse 5. Ang rules sa interpretation, the law of first mention. Kung saan unang binanggit yung word, may symbolism yun, may importance yun. Tingin po kay Pastor. Nang tinawag ng Diyos si Abraham na maghandog ng kanyang anak at sambahin ng Diyos, sabi niya, we will just go yonder and worship. Paano sumamba? Tingin ko pa Pastor Joey, there is no instrument. Ito po yung sinasabi kong we don't talk a lot. When we talk about music, we talk about instrument. We talk about the choreography. We talk about the lifting of hands. Walang ginawa pong ganun si Abraham.
There is no music. There is no background music. There is no singing. Ano po yung kanyang pagsamba? Nung sumunod siya sa Panginoon at dalhin yung kanyang anak at ilagay niya sa altar ang pinakamamahal niyang anak dahil gusto ng Diyos, that is worship. He placed all that he was and all that he had in the altar. Ano po ang tawag doon? Ano po ang tawag doon? Nasaan yung worship? The act of laying down everything. Kaya, Lord, I offer my life. Everything I... Kasunod. Use it for your glory, Lord. Nasaan po yung worship? Nasaan po yung worship? Wala pong totoong worship unless there is absolute offering of oneself to God. Gusto ko pong itaas niyo ang inyong dalawang kamay as an offering. At sabihin niyo, Lord, this is my worship today. I worship you with all of my life and strength. I offer to you myself again. Somebody say amen. Palapakan po natin ang Panginoong Diyos. Naku, mahina. True biblical worship gives God the place of absolute preeminence in our lives. Kailan mo ginagawa ang totoong pagsamba kapag binigay mo sa Diyos ang pinakamahalaga sa iyong buhay? I was born again po, dekada 80. Nagpapastor na po ako, 1985. Pero hindi po ako fully consecrated sa aking calling. Kuya Ed, Ate Dory, talk to me twice. Pero nagdadalawang isip ako kung ito ba ang gusto kong tahaking buhay. Marami ko sinasaalang-alang. Then, it was only in 1987 that I decided to lay down everything. Sabi ko, sige Lord, susunod ako sa iyo. Lahat. Basta, wag mo lang akong iiwanan. Gagawin ko yung gusto mo. Kaya pag nasa best me, sinasabi ko nga, I was born for this. Ito lang ang gusto kong gawin. Nagsimula po ako noon, 21. Can you imagine, 60 na ako this year? 40 years na po ang nakaraan sa dadating na taon. I'm glad na nakasagupa ako po kayo ngayon. Ang mga bagong generation of worshiper, I'm sharing to you what is worship, and that is surrender to God. When you surrender to God, to your calling, that is worship. Spiritual act of worship. What is that, Pastor? It is what you do with your talent, with your gifts, and your time. That is worship. Pastor, i-explain ko po. Pagkatapos natin kantahin yung kanina, with Lord, use our... Nasaan yung worship? Kanina inaalay mo. Ngayon sinasabi mo, Lord, gamitin mo ang mga kamay na ito para sa'yo. Gamitin mo ang tinig na ito para sa'yo. You lay down your talents, your time, even your money for God. That is worship. Basahin niyo po yung Romans 12. Simulan niyo po doon sa verse 6. After mentioning ang paghahandog, binanggit na po niya yung verse 6. We have different gifts according to the grace given to us. So yun po yung context. If a man's gift is prophecy, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. Napansin niyo po? Yung ginagawa natin sa church, na paglilingkod, anumang gifts na meron tayo, pag ginagamit natin yan para sa Panginoon, it is one way of worshiping God. Ang pinaka-powerful pong word na nabasa ko ng worship sa Bagong Tipan, sa Matthew chapter 4, verse 10, all this I will give you, he said, if you bow down and worship me. Subagot si Jesus. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written,
Worship. Pakisabi po. 1, 2, 3. And? Ulitin natin. Worship the Lord. You see? Jesus Himself, kinonek niya yung worship sa paglilingkod eh. So, I'm just sharing this to you today sapagkat ang pagsamba yung dedicated nating paglilingkod sa Kanya. Alam niyo po, matagal na rin naman akong naglilingkod sa Diyos eh. 40 years na. Marami na akong church, nag-church plan, mission trip. Nakita ko na ang iba't ibang mga Kristiyano na naglilingkod. Karamihan nga sa kanila, baka hindi nakilala ni Kuya Ed eh. But they faithfully serve the Lord. Kasi sa DNA natin, ang mahalaga ay makapaglingkod. Hindi naman mahalaga kung makilala tayo, hindi. Ang importante ay mapaglingkuran natin siya. Last but not the least, alam ko pong marami na ako nasabi. Let me close and conclude. Ikatlong, spiritual act of worship. Paul linked worship with the will of God. Spiritual act of worship is about submitting to God's will. Pakisabi po, submitting to God's will. Oh, pagsamba ba yun, Pastor? Yeah. A life committed to God's will. Wala na pong isang makabuluhang pagsamba. Higit sa ipinasakop mo sa Diyos ang iyong buhay. And then, you know, it's interesting to note that Paul uses three identifying adjectives. Good, acceptable, and perfect. Will of God. Pastor, kailan ko nasasamba ang Diyos? Pag niyayakap mo ang kanyang kalooban. Minsan darating po ang panahon sa iyong buhay, magdi-decide ka. Ang tanong, anong yayakapin mo? Ang kalooban mo o ang kalooban ng Diyos? Every time we embrace the will of God, not our will or wishes, that is a very powerful act of worship. Even Jesus Christ, John 4:34, sabi niya, my meat is to do the will of my Father who sent me and to finish His work. John 8:29, sabi niya, I always do what pleases Him. Doon lang umiinog ang buhay ni Jesus. Tingin po kay Pastor, I'm almost done. Umiikot ang kanyang buhay sa paggawa ng kalooban ng Diyos, mabuhay sa sentro ng kalooban ng Diyos, at i-please ang Diyos. Nasaan ang worship yun? That is worship. When we please God, we bring pleasure to His heart, and that is worship. Somebody say amen. When we live according to His will, we embrace His will. Walang nagbibigay ng higit na galak sa Diyos. He modeled to His disciple a life lived in perfect conformity with His will. It is the guiding principle of Jesus' entire life and ministry, the will of the Father. Ang mahalaga sa Kanya yung kalooban ng Kanyang Ama. Pastor Joby, bakit mahalagang committed? Tingin po kayo kay Pastor, I'm almost done. Alam niyo po, ang mga taong, bakit mahalaga sa Diyos na committed ako sa kalooban niya? Offering our lives, our talents, embracing His will, pinakikita natin pagka tayo po ay kinukomit natin ang ating buhay sa Diyos. Pinakikita mo sa mga tao kung sinong mahalaga sa'yo. Madalas pipili ka, anong mahalaga? Kalooban ko o kalooban ng Diyos? Yung mga taong mahalaga ang kalooban ng Diyos, tsak yun ang pipiliin niya. Mahalaga po ba sa inyo ang kalooban ng Diyos? At pag nakita ng mundo na mahalaga sa inyo ang kalooban ng Diyos, wow! Walang higit na masaya kundi ang Diyos. And you bring pleasure to the very heart of God. Yung mga abogado na nandito, why you are a lawyer? Because committing time to study the law is important to you. Yung ibang doktor dito na narito ngayon, bakit ka doktor ngayon? Because you are committed time to studying medicine. Bakit ka ngayon worship leader? Because you commit your life sa pagsamba sa Diyos dahil alam mong mahalaga ang pagsamba sa Diyos. Naku, mahina po ang palakpak niyo. Ilang application, ilang lessons na baka makatulong sa atin. Worship is a response to the mercy of God that has been already given.
Pastor, ano ngayon ang pagsamba? Ang pagsamba ay response sa Diyos. Nagsimulang umawit si Pablo sapagkat inilala niya ang kabutihan ng Diyos. Pansin niyo po yung Gospels. Kung kayo po yung nagbabasa ng Gospels, naalala niyo po ba yung lalaking pinagaling ni Jesus na may ketong? Luke 17, 15 to 16. Ano pong unang-unang ginawa niya nang siya'y gumaling? Nung siya po'y gumaling, hindi po siya nagpunta dun sa high priest para ipakitang magaling na siya. Yung siya mo yun ang ginawa, pero yung miketong tumatakbo siya. Ang ganda ng kwento. Luke 17. Kung lalagyan ko ng drama, bumalik siya, Marlon. One of them, when he saw he was healed, come back praising God in a loud voice. Pakisabi po, praising God in a loud voice. Paano pong magpuri sa Diyos with a loud voice? 1, 2, 3! Praising God with a loud voice! Hallelujah! Oh! Hindi po natapos dun! Sabi po, verse 16, he threw himself at Jesus' feet, nagpatira pa siya. What is worship? Worship is a response to the goodness of God na ibinigay niya sa iyo. Tatanungin ko po kayo, may mga nakaraan po bang pagpapala ang Diyos sa iyo? May kasalukuyan po bang pagpapala ang Diyos sa iyo? Do you believe may darating pang pagpapala para sa iyo? Somebody shout amen! Di po ba? Bawat isa ay tumanggap ng mayamang biyaya. Walang dahilan para hindi mo siya palakpakan at sambahin ngayong oras nito. Ooh. I wanna hear amen! Nagtuturo po ako ng worship in heaven. Dalawang beses binanggit dun yung worthy eh. Una, Revelation 4:11. You're worthy, Lord our God, to receive glory, honor, and power, for you created all things. Bakit siya sinasamba sa langit? For what He has done in creation. Bakit siya sinasamba ang Diyos sa langit? Sa lahat ng ginawa niya sa creation. Next, chapter 5. Bakit siya sinasamba sa langit, Pastor? Verse 9. Sabi ng verse 9, and they sang a new song. You are worthy to take the scroll, to open its seals, because you were slain. With your blood, you purchased men to God, for every tribe and language and people and nation. Bakit siya sinasamba sa langit? What He has done in redemption. Kaya ang kanta mo, worthy is. What He has done in the redemption, church? Sealed on. The throne, oh, you crown. Join the angels in heaven as we lift our hands today. You are high and lifted up. Pabasahin ko na lang po. Tapos na po ako eh. Lessons for us today. True knowledge of God is the kindling of the flames of worship. Walang nakikindle ng apoy natin. Ito ang dahilan, bet kayo pumunta rito. Hindi para mapuno ang inyong mga notebook ng lecture. Ang paid ko po, lalabas kayo sa Worship Symposium 2022. Mas maalab ang apoy nyo na sambahin ng Diyos. Babalik kayo sa inyong mga churches with new fire in your heart. Somebody say amen! Number 3, study of God and the great works of God. It should increase our delight in Him. Sana po sa dalawang araw na nagpunta kayo rito, lalong sumaya kayo sa paglilingkod sa Diyos. Sana mas maganda lalo ang ngiti pag uwi doon sa probinsya.
Sana mas masaya ka lalo pagtayo mo sa pulpito tomorrow. Somebody say amen. They can see your delight. When you lead people to worship, sasabihin nila, ano nangyari sa kanya? Yung lumiligwak, nagalak at saya ay sapagkat nang puno kayo ng kapangyarihan ng Diyos at iyon ang umaapaw at bumabalong sa inyo. Number four, we should be reminded that God does not just want a part of you. Hindi sabi ng Lord, ibigay mo sa akin yung konti. No, God wants all of you. Lahat ng mayroong ka, lahat ng mayroong ka, wala kang ititira sa sarili mo. Yun yung principle ni Kuya Ed na tinuro sa amin. Lagi mong iuhuli yung sarili mo. Kaya yung mga alagad, ayaw nilang hugasan yung paa ng bawat isa. Sapagkat ang mahalaga sa kanila ay ang sarili. Because along the way, ang sinasabi nila, who is the greatest among us? Eh, pag hinugasan ko po yung paa mo, di, hindi ako ang greatest. Nandun ang palanggana, nandun ang tubig, nandun ang tuwalya. Anong wala? Servant. And here comes Jesus. Yung lugar na walang gustong kumuha, kinuha niya. Nagsimulang itali na yung balabal, yung tuwalya sa tagiliran at isali ng tubig. Yung mga alagad was shock. At nagsimulang lumuhod at hinugasan ng mga paa. And then after that, sabi ng Lord, naiintindihan niyo ba yung ginawa ko? Hindi po madaling gawin. Sa bawat linggo, alam niyo dapat kung sino ang malungkot kung hindi na-lead ang tao sa pagsamba. Dapat ikaw na nag-lead sa worship. Ikaw yung unang iiyak sa blog. Hindi ko sila dalit sa pagsamba. Ang napaikakita ko lang yung magandang pagkakaguhit ng kilay ko. Alam niyo po, ang pinakamalungkot na tao, every Sunday, pagka hindi ko naramdaman, ako po. Because all I want is for people to be blessed. All I want when I stand in the pulpit is for them na makatagpo ang Diyos. Eh, napakahirap po nun bilang worship leader. Leading the congregation to meet God into a total place of total worship. Hindi ba madali yun eh? What an obligation. Hindi ka nandun para pakita yung maganda mong awit. No. Tatayo ka ron sapagkat gusto mong i-lead ang mga tao na maranasan ng Diyos. Tell me, is that easy? You will bring them into a total place of total worship. Is that easy? It takes calling to do that. You bring them closer to the heart of God. They learn to love God more and more. Gusto mo pa bang maging worship leader? Hindi. Kini-challenge ko lang kayo. Ganun kahirap eh. Last but not the least, deeper realms of worship. Umawit pa rin ng malakas. Pumalakpak pa rin ng malakas. Pag tinatanong ako, Pastor, deeper realms or realm of worship, tandaan niyo po yung pinag-aralan, mas malalim ang pagsamba pag mas malalim ang pag-aalay ng buhay. Mas malalim ang pagsamba kapag mas dedicated ang iyong pagkatao sa Diyos at mga talento. At mas malalim ang pagsamba kapag isnabmit mo ng ganap ang iyong buhay sa Panginoon. Handa na po ba kayo sa malalim na pagsamba ngayong hapon? Gusto ko pong makita yung mga handa na sa malalim na pagsamba. Pwede na pong tumayo. Ilan ang handang magsuko ng buhay sa Panginoon ngayong umaga? Ngayong hapon? Bibigyan ko po kayo ng saglit na yumuko lang sandali. Your intimate moment with God, wherever you are in this place, napakadami po natin. May tukso na tumingin sa kaliwa, sa kanan. But this moment, can I just simply ask you, between you and God alone, you just talk to the Lord in a special way. Kahit simpleng whisper. May gusto ko bang sabihin sa Panginoon?
we just linger a little, konti lang na lang po. May ginagawa po siya. Yung mga mag-asawa po na dumalong ngayon, maghawak kamay po kayo, impossible. You join hands. I think we're ready. Sino pang ready na to come to the altar of surrender? Sino pong ready na upang ilagay ang lahat-lahat sa altar ng Panginoon? All to Jesus. Just lift your hands higher. Oh, to Jesus. Come to the cross. Surrender. Come to the Lord Jesus. And as we sing this song, allow the Spirit to fill you with His power. And I surrender. Touch. Be filled. Receive the press baptism of power and fire. Oh.
There is in so much infilling power of the Holy Ghost all over prayer garden. Touch! Touch! In the name of Jesus, receive His touch today! Receive the baptism of the Holy Ghost and fire! Be empowered today! To get a touch from the Lord is to get a touch from the Lord is sorry. If you draw an eye to Him, He will draw an eye to you. To get a touch from the Lord is sorry. Oh, hallelujah. Hallelujah. Jesus is passing. He's passing His way. Hallelujah. He touched me today. He bring it, Marlon, and let the anointing goes here from the altar. Curse the anointing. Curse the anointing. Something happened, and now I know Jesus touched me. Behold, Jesus touch me. Oh, Jesus touch me. Jesus touch me. Jesus touch me. Jesus touch me. And now I'm healed. Jesus, Jesus, touch me. Jesus, touch me, and I'm no longer the same. Oh, thank you, Lord. No longer the same. The next 10 seconds, hihilingin ko pong ipalakpak natin ng malakas lang ang ating mga kamay. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship! Oh,
We give Him the worship. We give Him the praise. The adoration that is properly due to the Holy God, to the King of Kings, the Lord of Lords. His name is Jesus. We